muna, doon muna. Ayan, doon. Naku, pangalaya ka po ang santo. No, I just imagine. Pangalaya po ang santo. Hindi ako. Ninyo na inyong anak ay tumanggap ng sakramento ng binya. Buti kong gano'n. Ang mga ninyong at bina, nakanda pa kayo tumulong sa mga magulang para hayin ang inyong inaanak sa ating pananampalataya. Alam pa ninyong 5,000 ang bigaya? Pwede naman mong gamitin yan para sa mga nahihirap.
sa ibang bansa ang population control at yan po ang kanilang malaking problema ngayon para sa inyong kaalaman. At doon, para sa inyong kaalaman, pag yun yung nangyari, ang asawa niyo, hindi nyo siguradong inyo. Ako po'y matanda na naging pare at ang aking girlfriend ko noong unang panahon ay American citizen. Ibig sabihin ko, ako nito ang tumigil din na matagal na panahon at doon na rin ako naging pare sa ibang bansa. Ang ibig ko sabihin sa inyo, gusto ko lang sabihin sa inyo, natatanda ako nung sinabi ko ng tiyo ko dito sa States, ang asawa mo ay hindi mo siguradong iyo. Napakabigat na salita. Kaya kitang-kita ko yan, I remember, yung aking pamakinggan na rin kalaki, pupunta sa school, may dalang pills. Maniwala kayo. I've been there. Natatanda ko ang aking pamangkin, bang aking pinsan pala, ay natutulog sa kwarto, natasamay lalaki, ay elementarya. I remember that. At pag sila'y pinagbawalan ako ng mga magulang, hayang ipakulong sabagat siya ay batas at karapatan ng bata. Yan yung nakalagay dun eh. Yung karapatan, may karapatan ng mga bata, nawala ng karapatan ng mga magulang. Ngayon, binasa ko rin, nakalagay doon. Kaya delikado mo yan. Pakakala niyong anak ni bata pinidala ng kondom yan. Maniwala kayo sa akin. Just imagine, grade 5 pala, kagaya ron, tuturuan na hanggang 6 years sex education. Talo pa ang engineering course. Kaya ho, aywan ko kung nababatid ninyo itong mga ganitong mga bagay. Sabi sa amin, Father, pag wala pong kondom, dadami ang AIDS. Matanong ko kayo ng mga may asawa dito. Dadami ka ang AIDS. Dadami ka ang AIDS. Kung kayo tapat sa asawa ninyo, eh di parang ang kondom pala rin para magtaksil. Sige, huwag ka lang mabuntis. At huwag ka lamang, magkaanak. Ganun ba ang ating paniniwala na ngayon? Sinasabi ko sa inyo, pag hindi kayo, yan, magandang mailot sa YouTube yan. Pag hindi kayo naniwala dito, sinasabi ko sa inyo, tandaan ninyo, sinabi ko ang araw na ito, pinalakan ko kayo. Hindi nyo sasabihin nagpabayaran ang simbahan. Hindi ko lang ito sinasabi ang katotohanan ito. Maraming pangdaraya, maraming pangdodoko. Ngayon, sana po, mga minamang makamatid, huwag kayong masyadong kaloloko. At sa rin announcement sa mga kasal sa Uwes, ang inyong asawa ay hindi nyo asawa pag kayo ay sa Uwes na kayo papitama, kayo kung kayo katoliko, ang ibig sabihin, pwede kayo magkasama ng iba sa simbahan. Pawawalan na ng visa ang sa Uwes at madali ho ayusin niyan. Kaya ho, hindi mo sigurado rin asawa pa na kumaasa pa ang akala mo. Hindi pala. Kaya ho, mag-iingat kayo sapagkat maraming mga bagay na pabinsan ay hindi klaro sa atin. Kaya gusto ko limahagin sa inyo ang mga bagay na ito at sana nagmagwala tayong panahon ay sana yung